So, yun nga, makakuha. Ang unang nakuha talaga nila ay ito. Itong bala ng anti-aircraft na ginawang triangle yung ulo. Pinipi, makakuha. Yun. Pinipi siya. So, itong mga HTM na to, mga marker na to ay ginawa ng hapon para kung sakali balikan nila, alam nila yung nasa baba. So, pero kasi hindi mahukay ito ng nagbantay ng lupa dito. So, kinuha na lang niya ito, pati yung cook. So, ano pa ito? Under pa ito ng negotiation. So, sa mga hindi nakakita ng bala ng basiyo ng anti-aircraft yan, ito po yun. Yung anti-aircraft, no? Kumbaga parang pinalaking bala ng gran. Ito yung anti-aircraft noon. Buong-buo pa. Pero tinanggal ang bala nito pagputok, tapos ayan yung buka niya. Ginawang parang may dulo. Oh, ito. Pero pumutok na ito kasi yun, ginamahan niya yung pin sa gitna. Yun, so, pumutok na ito. So, red and yellow yung bronze nito. Ayos. So, ito, no? Pupunta na kami sa area kung saan ay titingnan yung lugar kung mayroon o wala yung area. So, nagdala na kami ng pala saka yung bara para kung may on the spot ay makukuha talaga. Pero ang araw na to ay kumbaga ay titingnan na namin yung mga sign kung saan nakalagay yung item at kung saan prospect na maghukay. So, tara! So, ito, no? Mga kakuha, ito yung butas nila na may nakita na silang si, nakita naman din? Diamond? Diamond, naka-engrave sa bato, no? Pero, hindi nyo nakakit. Hindi pa. Pero yung bato na yun ay flat. Square. No, so, diamond na naka-engrave dun sa flat na square na bato. So, umabot sila ng ilang feet? 17 feet. Na tira bahala lang. Pero talagang ang chamba ay malapit sa kanila. Pero hindi nga lang nabutas ng maayos. Kasi ang problema ito, malaking dagan yan ng kapag nag-landslide pababa. Kawawa yung digger. No? Pero tingnan natin dito yung sign nila na nakita namin. So, dito, no, ay ano, dinouble check namin kung tama ba tong hukay nila o tama ba yung dig nila. So, sa ngayon, tama naman yung dig nila pero kulang. No? Sana dun isbog doon. Nung usog-usog sila doon. Problema lang, ang ayun yung sign, ang layo ng pagkukayan. Pero tinamaan pa rin nila yung sign. So, yan si Dave. Hawak-hawak niya yung gold hunter natin para maging safety. So, ayun yung sign. So, usually, yung sign na to mukha No? Ano nga ba ang susundin kapag yan, no, mga kuha? As usual, pag muka o dot na may mga triangle, no, triangle form, ay hahanapin yung tatlong bato o tatlong kahoy. Pero mayroon kasi siyang indication arrow. No? So kung ikaw maghukay, dito ka maghukay. Pero hindi mo alam kung anong lalim.
No? So ito yung araw niya. At mayroon na siyang dot dito. Pakalapit, so hindi ka lalayo. Pero ang mga gandong sign ay malalim, no? Mga kakuha. Malalim ang mga ganitong sign. Usually 20 below o 20 to 28 yung magiging digging yan. So hindi pa alam, no? Depende sa sipag ng mga hapon noon. Ang tanong, bakit sila nakapagpalalim? Kasi mga kakuha, ang mga hapon ay tumagal po sa atin, nakapaghanda sila. So eto noon siguro malaking butas ito. Sa kanila nilagay yung item. So naglagay sila ng sign dyan para mabalikan. So yung indication na arrow sign dun ay dito. So dyan din namin na-locate, no? Pero sa baba yun, no? Hindi dyan mismo. Dyan mismo na-locate pero hindi dyan nakalagay. Dun sa baba, no? Pababa. Kasi yun ang specialty ng gold hunter, no? So deep seeker siya. Maganda siyang deep seeker. So yan yung sign. Ang una natin nakita. So marami pa tayong pupunta nito, mga kakuha, ngayong araw na to. Ayos. Ito, no? So nakakuha sila ng bote dun sa na-locate natin. At ito'y naka-ganon, no? Nakapailalim. Ganyan. Ayan. So ito ay isang bote ng Coca-Cola na kung saan ay naka-engrave yung hindi siya pintura ang ano, kundi talagang parang naka-engrave Coca-Cola, no? So ito yung pinakaluma nilang bote. So malalaman natin dito kung kailan siya ginawa. So dito may nakalagay na trade mark. So nakikita niyo, no? Ayan, no? Trade mark. Ayan. Tapos may nakalagay, gawa siya ng ano pa? Gawa siya nung 22 1945. So ang gumawa na kumpanya ito, yung Alien Battle, no? Hindi ko alam kung ito ba yun. Ito nga yun. So sila pang gumawa na ito, no? Yung Coca-Cola na to. So itong Coca-Cola na to ay napakatagal na nabuti ito, no? Pwede na nga itong kung napapansin nyo, yung body nito ay talagang ibang-iba sa ngayon, no? Ito may mga ano pa siya, ganyan siya. So gawa siya ng ayan, 22 1945. So yung 22, ito yung pizza. Tapos itong 45, ito yung year. Ayan. Tapos ang gumawa ito, no, ito yung makikita nyo kung sinong gumawa. So ito ay Coca-Cola nung mga panahon, no? So ang nagdala nito dito siguro yung mga Amerikano, pero dahil worldwide to na nagki-trade yung Coca-Cola sa kahit ano-anong bansa, so siguro pati Hapon ay umiinom ito, no? So ito yung nakuha nila, makakuha buong buo pa, walang kabasag-basag. Ayan. Alam ko collectible to siya, eh, sa Coca-Cola. Binibili to ng Coca-Cola yung itong mga ganitong bottle, kasi wala na sila ng ganito, eh, no? Ito yung Coca-Cola noong unang mga panahon, no? So matagal na pala talaga yung Coca-Cola.
Walang kabasag-basag. Ayos. Galing pala dun mga kuha. Ay, mayroon pa lang pointer dito. O, pero nagbutas din sila dito. O, kung may bata dito, nahulog na. So ito mga kuha, no? Na-vlog ko na to eh. Yung ganito, yung butas na yan, malaki dito at isa namang maliit. So, ang kahulugan kasi nito mga kuha ay pointing. Kapag malaki sa gitna at dalawang maliit sa gilid. So, pointing ito parang kaganoon to eh. Kaganoon. Parang kaganoon siya. Ayan. So ito yung pointing, ito yung magtuturo. So tama yung digging dun. So ayun yung sign, o. Ayun, o. Ba? So tama yung digging, pero ito yung pointing. Binalik, no? Pero kung tatlong maliliit yan, under. Pero kapag malaki sa gitna, is pointing yan. Laging pointing ang ibig sabihin yan. Ayos. Ayun na nga mga kuha, no? So dahil napadaan kami dito sa ilog, andun yung mga kasama ko, si Dave. Diyan si Casmer po. Casmer. At ayun naman si Piljan. May dumarating pang isa, no? Marami kami rito. Pero dito kami nagtaka, no? May nakita kaming parang alien na ito. Usually kapag ganito, mata lang, may tinitingnan siya. Pero hindi siya makapagsalita, no? Kung saan yung tinitingnan niya. Pero ito yung nagbibigay sa akin ng contribution, no? Yung palaisipan. Yung sign, no? Pitan ko. Yan. Kung tutusin, pagong yan na wala man lang mga daliri, no? Ulo lang. At walang buntot. Yung ulo lang talaga, no? So, nung inikutan namin yung bato na yan, itong bato na to, eh may nakita kami dito. So ikutin natin yung bato dito. Yun ay. Eto mga ako, oh. Grabe yung pagkakulit ng diamond na yan. Kasi ito, malinis na malinis. Dito rap, pero ito malinis na malinis, no? Yan yung diamond, no? So dito ako nagtaka kasi pagong ito eh. Ayan, oh. Yan yung pagong. So buhusan nga natin ng tubig. Yan, binuhusan namin ng tubig. Yan, yan ang buhusan mo. Yan, diyan papunta yung tubig. Ayan. Diyan din namin nalulukit ang item. Pero isa itong maliit na sapa. No? Napakaliit na sapa. Ayan. No? Pero nung dinetect namin, hindi namin makuha-kuha sa detector. So gumamit kami ng locator. Pero kung saan ito nakaturo, dun lang din siya kalagay. Akala namin sa loob ng bato. Hindi, dito lang talaga. Ito. Kung saan siya bumabagsak. No? So marami na nagukay dito. Nagukay dun. Nagukay dito. Yan, sa inapakan niya. Pero dito, wala pa. No? Ito yung nakapagtataka. Yan, no? May sign pa yun doon, yun, no? Yung ano na yan? Letter D. Letter D. At yung puso na yun sa taas. Magkakasunod, yun, no? Puso, D. Tapos triangle. Ay, diamond. Sign. Pero dito sa likod niya, yan yung pagong. Yan. Pagong na walang paa, walang buntot. May ulo lang. No, para lang din siyang, ano? Banga. No? Kaso lang baliktad. No? So, oh, parang tibod ba? Dito siya. Makakuha. So, i-locate na rin makakuha.
facing guard pa rin tayo. Yo. Gerak dulu. Sintro siapa? Itu. Tapi ngarang tu mga batu na tu. Ngarang tu mga batu na tu. Ay, masamang gidera nyo. Yeah, no. Ayan mga kuwa, no, susubukan namin i-locate, i-detect yung inikutan niya. So nahirapan kaming i-detect kasi diamond nga pala yun. So baka kakoy jewelry siya ba? Na kalagay sa tibod, yung tibod niya. Sige! Matiiro! May barang. So dito. Ipala, 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 ipala. Ipala? Ipala. Ipala. Ay ta, isa ta. So, on the spot na to kung makuha namin. Kung mababaw. Ito mga kakuha, no. So, ito yung prutas na laging ginagawang palatandaan ng hapon. So hindi lahat nakakaalam nito, no? At hindi rin lahat na alam ang mukha nito. So masyadong matanda na ito, pero itong kahoy na to ay isang mulabi. Ito yung bunga niya, makakuha. So inog yan. So ang mulabi, ang daon niya ay ganito. Yan. At ito yung bunga niya, no? So sa tawag nito ng Bisaya is mabulo. So ito yung lagi nilang nilalagay na palatandaan kapag sila ay naglilibing dito sa mga patag na area. Yang mabulo na yan. Oh. Ayun na nga mga kanon. So bibigyan ko kayo ng mga tip kung saan eh positive talaga yung treasure kung kayo naman eh makatagbo dyan sa inyo. So unang-una mga kuwa, kayo makukuha kayong mga HTM, no? Katulad nyan, yung basiyo na hawak-hawak ko at yung bote na kukakula o kahit anong bote na nakukuha nyo sa ilalim ng lupa. Ang pangalawa ay kailangan meron kayong detection, no? So ang pangatlo ay mayroon kayong sign, tapos yung mga marker na inilalagay ng hapon tulad ng mabulo, yung mga prutas, no? Yan yung mga tip na may bibigay ko sa inyo at may share ko sa inyo kasi yan yung mga nilalagay talaga nila kapag may treasure sa area ninyo. So, sign, STM, may detection, at yung mga marker. Yan yung apat na tip na dapat ninyong pakatandaan lagi. Ayos mga kuwa. At ang panglima mga kuwa
ay ang determinasyon ninyo makakuha o maka-hits o makakita ng treasure sa inyong mga area. So yung limang tip na yun makakuha ang magdadala sa inyong tagumpay. So ayun na nga mga kano, nagpapasalamat kami sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga nagpapunta dun sa amin sa area nila para matulungan sila. So ako'y lubos na nagpapasalamat sa mga taong sumusuporta sa channel ko at nanonood. No? Please like and subscribe sa aking channel kay Kuya Ceci. No? Hanggang dito na lang siguro mga kuwa. Kami pagod na. No? Kailangan na rin magpahinga. So, sunod na araw tayo magkita-kita mga kuwa. Ayos! Yes.